Yun, kumusta mga kapotpot? Welcome sa isa na namang duguan session. Ang duguan session ay ang ating kwentuhan habang ako yung ka-dialysis session. Ang dialysis ay ang proseso ng paglilinis ng dugo. Meron akong access dito or catheter, permacath kung tawagin, sa dibdib. So dyan lumalabas ang dugo, papunta dito sa hose na to, papunta sa makina na naglilinis ng dugo. Tapos pabalik sa katawan ulit. Dumadaan pa rin sa hose na to, tapos pabalik ulit dito sa catheter na to. Yan ay ginagawa natin dahil hindi nag-function ng maayos ang ating kidney. Abangan nyo sa mga susunod na vlog, kukwento natin detalye nung simula nung diagnose ako ng pagkakaroon ng chronic kidney disease. At baka sakaling may mapulot kayo at may matutunan kayo at maiwasan nyo mapunta sa gandong kalagayan. 3 times a week ang dialysis ko, so Monday, Wednesday, Friday, 4 oras kada session. Hindi naman siya nakakainip dahil may ginagawa naman ako habang nag-dialysis. So, ito, yung first hour ay duguan session. Pagkatapos na itong duguan session, yung next 3 hours gagamitin ko naman para mag-edit ng vlog. Tulad ko, pagkatapos ko i-record itong duguan session na to, i-edit ko to siguro mga 1 oras. Tapos pagkatapos nun, edit ko naman yung ride natin sa UAE na malapit na matapos mga kapot-pot, siguro mga weekend, available na yun sa YouTube. Sa duguan session natin ito ngayon, sasagutin ko lang yung questions ng mga kapotpot natin na ilagay dun sa previous vlog. Tsaka magre-react din ako sa ibang comments na nabasa natin sa YouTube. Kaya kung may mga questions kayo, pwede nyo rin ilagay sa comment section at tingnan natin kung masasagot natin. Unang question natin ay kay Jason Bagley Vlog. Master, lifetime na po ba yung pagpapadialysis ninyo o may chance na makarecover? Ang pagkakaalam natin sa ngayon, para matigil yung dialysis, kailangan ko ng kidney donor para makidney transplant. Other than that, kailangan tuloy-tuloy yung dialysis. Pero malay mo, umaasa pa rin tayo sa milagro. Itong next naman natin, comment lang to. Sabi ni Aif Inkda, ewan ko ba bakit naluluha ako habang pinapanood ko to. Normal naman ako. Siguro masakit sa akin yung mga gantong klaseng video na isa sa mga iniidolo ko pagdating sa pagbibisikleta. Nangyari yung mga ganito. Ewan ko ba, magpalakas ka, Master. Ain't ink daw. Maraming salamat sa pagpapakita mo ng compassion. Pero huwag ka na malungkot. At lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Siguro minsan hindi pa lang natin naintindihan kung ano man yun. Pero mayroong plano para sa atin. Kaya kailangan lang natin magpakalakas, magpakatatag. At kaya natin to. Si Roger Kaputnik. Wala ka bang PhilHealth, sir? Meron akong PhilHealth, kaya lang nung nag-resign ako noong 2019, hindi ko siya naasikaso. So, prior to that, 2019 pababa, kompleto naman yung hulog ko. Pero yun nga, nung nag-full-time vlog ako, 2019 hanggang ngayon, hindi ko na-update yung aking contribution. Pero nung nakaraan, pina-update ko na, nagbayad ako ng 3 taon, nasa 8,700 yata yung binayaran ko. At ngayon, magagamit ko na dito sa session na to. Ito naman, comment ni M42KTV. Prutas lang yan, tsaka gulay. Huwag na yung dialysis, bro. Nako po, delikado tayo dyan. Sa mga katulad kong may CKD, hindi pwedeng kain ng prutas at gulay. Kasi may mga prutas at may mga gulay na matataas ang potassium content. Dahil hindi na gumagana ng maayos yung kidney, so yung mga excess na potassium na yan, hindi yan na-filter ng kidneys. At pag hindi na-filter ng kidneys, sumasama yan sa dugo. Yan ang mga nagiging toxins na kasama ng dugo. At pag masyadong mataas ang potassium sa dugo, deliks mga kapot-pot, nagkakaroon ng irregular na pagtibok ng puso o kaya pwede rin mag-cause yan ng paghinto ng puso. Actually, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako pinayagan ng doktor sa UAE na bumalik sa Pilipinas at dito nila magpa-dialysis. Kasi nung nakita nila yung potassium level sa akin, 7, sabi nila, masyadong delikado yan. Kailangan nang gawin ng dialysis. Kasi baka nga huminto yung puso. Galing kay Nene Cruz. Ang tanong, pwede ka pa ba mag-bike ng multi-day ride, Ian Howe? Pwede pa siguro, pero maximum siguro 2 days. Kasi Sabado-Linggo, wala akong dialysis session. Sabi naman sa akin ng doktor sa UAE, tinanong ko kasi, yan ang isa sa mga una kong tinanong na magda-dialysis na ako. Sabi ko, pwede pa ba ako mag-long distance cycling? Sabi ng doktor, do whatever you want, basta yung itong access na to kailangan, keep it clean para hindi ma-infect. So yun nga, 2 days max siguro, yun ang pwede natin magawang long ride, yun ang pwede natin magawang multi-day ride.
Pero pinaplano ko eh, in the future, alam ko may way. Kaya ko pa sigurong mag 5-day ride. Kailangan ko lang planuhin maigi na magagawa ko pa rin yung dialysis. Pero abang-abang lang, aaralin ko yan para magawa ko pa rin. Tanong ni My Bonsai Journey, Sir, 3 times a week dialysis hanggat walang donor? Yes, kapot-pot. Sa ngayon, yan muna sitwasyon natin. Although, asa tayo, kasi minsan may mga nababalitaan ako na nagiging twice a week lang yung session nila. Although hindi ko alam kung anong implication nun, kung anong effect nun sa pasyente. Tapos may nabasa rin ako, once a week lang siya nagda-dialysis. Pero yun naman ay dahil kapos siya sa budget. Pero, ayun, meron naman tayong duguan session, so ma-update ko kayo mga kapot-pot sa kung anong frequency ng session natin. Tanong ni Roy DP, question Sir Ian, at present, ano BP mo? Kasi pagkakaalam ko, heightened na lagi ang BP pag nagpapadialysis na. Actually, iba-iba ang BP ko. Kanina, nung nagsimula yung session, 140 over 100. Pero nung nakaraang session ko, during dialysis, nag-120 over 80 ako. Ayan, tapos, dyan naglalaro eh. Minsan naman tumataas, nag-150 over 100, 140, ganyan. Ayun, so iba-iba pa rin. Depende kasi meron din tayo yung maintenance para sa high blood, yung amlodipine. So, matik yun, kapag kakainom ko lang, medyo mamababa. Tapos, minsan pag nagkakape ako, tumataas yung BP kasi nagpapataas naman talaga ng BP yung kape. Pero yan yung range ng BP ko. Tanong ni Vincent, Lodi, may diabetes din kayo? Aawa ng Diyos, wala naman tayong diabetes. Galing kay Ipre, Hi Idol, question sa makinukuha yung positive perspective mo ngayon. Paano mo siya ginagawa at dinadala? Alam natin hindi basta-basta yung sakit mo, pero sa mga videos na nilalabas mo, parang maning-mani lang sa'yo at kayang-kaya mo siya dalin. Pagalingin ka nawa ng Panginoon, Idol. May awa ang Diyos. Saan kinukuha? Siyempre sa taas. Hindi lang ako masyadong vocal sa aking faith, pero malakas ang pananampalataya ko. Lagi ako nagdadasal, araw-araw, gabi-gabi. Tapos, nagme-meditate din ako. Saka, mas tinitignan ko yung dami ng blessings na nakukuha ko. At syempre, hindi naman laging tag-araw. Syempre, minsan may mga ulan din, gaya nito, pero mas marami pa rin magandang ginawa para sa akin kesa dun sa mga hindi magandang nangyari. At gaya rin na sinabi ko kanina, may dahilan ng lahat, yan ang paniniwala ko. Mga bagay na nangyayari sa atin, meron kadahilanan yan. Ito naman, galing kay Arnaldo. Sabi ni Sir Arnaldo, Ian's perspective and openness are commendable. Mahirap na sitwasyon pero masaya pa din. He's perhaps the most influential Pinoy bike rider of our generation. The man remains an inspiration kahit may sakit na mabigat. Hindi nanlumo, now raising awareness about kidney diseases. Stay strong, keep on riding. Actually, at some point nanlumo din ako. Especially last year nung sinabihan ako nung doktor na kailangan ko na mag-dialysis. Pero share ko lang sa inyo mga kapotpot. Yung kanta ni Jason Mraz na 3 Things, yan ang nagpa-realize sa akin, yan ang bigay sa akin ng lakas ng loob. Yan ang, ewan ko nung mga panahon na, iyak talaga ako. May panahon na naiyak ako nun talaga, umiiyak ako, nagda-drive ako. Kasi nga sinabihan ako ng doktor na kailangan ko na mag-dialysis. Tapos tumugtog itong kanta na to sa playlist ko. There are 3 things I do when my life falls apart. At for some reason, pinakinggan ko ng maigi yung lyrics. Tapos, Number 1, I cry my eyes out and dry up my heart. nagkaroon ako ng kakaibang lakas ng loob. Not until I do this will my new life start. Naharapin ko ano man itong pinagdadaanan ko. So that's the first thing that I do when my life falls apart. Kaya yun, mula nung nagbago yung perspective ko at nagkaroon ako ng acceptance. The second thing I do is I close both of my eyes. At mula nun, medyo naging madali nang darin sa akin yung mga bagay-bagay. And say my thank yous to each and every moment of my life. Lifesaver para sa akin yung kanta na yan. I go where I know the love is and let it fill me up inside.
Actually, nung sinabihan ako na mag-dialysis, na hindi ko naman ginawa nung una. Actually, instead na maging miserable, naging masaya pa ako dahil sa kantang to. Gathering new strength from sorrow, I'm glad to be alive. Dahil yung focus ng kanta, parang pinarealize sa akin na ang daming blessings na dumating sa buhay ko. Tapos, blessing din na buhay ka pa ng mga oras na yun. At everyday na gumigising ka, it's a blessing. Hala, naging madrama na yung duguan session natin. So, dyan na muna yung tatapusin mga kapot-pot. Kung may comments kayo, may questions, lagay nyo sa baba. Try nating i-address sa next duguan session natin. So, maraming salamat sa support na rin yung mga kapot-pot. Actually, ito, lagi kong iniisip. Na-realize ko na ang pagiging kapot-pot ay isa rin blessing. Napakaraming mga messages, comments na natatanggap ko, mga prayers. So, isang napakalaking blessing din ang pagiging kapot-pot. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.